Buhay Interactive. Isang oras ng Parish Youth Bible Encounter on air. Engkwentro sa buhay at pagsamba. Sambuhay Interactive. Tuwing Biyernes mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Sambuhay Interactive. Kapanalig, kasali ka. Sambuhay Interactive. Makinig. Magandang gabi po mga kapanalig. Weekend na naman po, araw ng Biyernes. Ngayon pong gabing ito, kagaya ng dati, ay pakakasama nyo kami sa programang Sambuhay Parish Bible Encounter sa Veritas. Ito po si Father Paul Marquez ng Society of St. Paul. At ako naman po si Father Domi Guzman ng Society of St. Paul. Samahan po niyo kami ulit sa isang oras na masayang talakayan at kwentuhan dito sa Sambuhay Interactive Parish Encounter. At hatid po natin ito kasama po ang Radyo Veritas 846, katuwang siyempre po ang St. Paul's Audiovisuals at ang St. Paul Bible Ministry. Ngayon pong araw na ito ay pinagdiriwang ng buong simbahan ang Feast of the Chair of St. Peter. At sa pagsisimula po ng ating programa, tayo po ay mananalangin. Ang ating pong hahanguing pagbasa ay mula sa unang sulat ni San Pedro. Isama po natin sa prayer intention ang ating mga mahal sa buhay. At siyempre po ang ating Santo Papa, ang mga obispo at mga kaparian at diakono. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro, Kabanata 5, Talata 1 hanggang 4. Mga pinakamamahal, sa matatandang namamahala sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring matandang tulad ninyo. Nasaksihan ko ang paghihirap ni Kristo at makakahati naman ako sa karangalang nalalapit ng ipahayag. Ipinamamanhik kong alagaan ninyo ang kawang ipinagkatiwala sa inyo ng Diyos. Pamahalaan ninyo ito ng maluwag sa loob, hindi napipilitan lamang, sapagkat iyan ang ibig ng Diyos. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa masakim na paghahangad ng pansariling kapakinabangan, kundi sa katuwaang maglingkod. Hindi bilang Panginoon ng inyong mga nasasakupan, kundi bilang uliran ng inyong mga kawan. At pagparito ng Pangulong Pastol ay tatanggap kayo ng maningning na koronang di kukupas kailanman. Panginoon, gabayan niyo po ang mahal na Santo Papa, mga obispo at mga pari at mga diakono. Tinawag ninyo po sila upang ipahayag ang inyong mabuting balita. Tulad po din namin, marami rin silang pagkukulang at mga kahinaan, patawarin niyo po sila at biyayaan niyo po sila ng katatagan ng loob upang patuloy silang maging tapat sa kanilang paglilingkod sa simbahan at tahakin parati ang daan ng kabanalan. Muli po, isang magandang gabi ng Biyernes sa lahat ng mga nakikinig sa ating programa, sa mga pauwi pa lamang na nasa sasakyan pa at naiipit ng traffic kasi ngayon ay long weekend, simula ng long weekend. At sa mga nasa bahay naman po, mga nagpapahinga na, sana samahan niyo po kami sa loob ng isang oras, kaming dalawa ni Father Domi. Ayun, at maraming salamat din po sa lahat ng ating mga tagapakinig, syempre, mga kasambuhay at mga kapanalig at inaasahan natin ang inyong patuloy na pagsubaybay lalo-lalo na po tuwing Biyernes, no? Para po dito sa ating Sambuhay Parish Bible Encounter. Father, meron tayong pupuntahan mamaya sa remote na isang parokya. Aha. At ito ay magmumula sa Santo Niño de Pandacan sa Maynila. Ayun, oo. Kaya ready na po kayo dyan, mga kapanalig natin, mga kaparokyano ng Santo Niño de Pandacan. Dahil sa ilang sandali lamang po, ay dadako na kami sa inyo. Mm-hmm. Kay Father Pau as prayer.
Ayun, oo. Oh. At alam mo, Father Paul, yung Santo Niño de Pandacan na yan ay napaka-memorable sa akin kasi malapit yan sa amin bahay, no? Diyan lang ako lumaki sa Paco. Oo, taga Paco nga pala kayo. Oo, tawid lang yan. Tawid ng highway. At bago natin puntahan siyempre sa ating broadcast ngayong gabi, ang Santo Niño de Pandacan. Trivia muna. Oo, yan. Konting trivia. Alam nyo pa po ba na ang itong Santo Niño de Pandacan na simbahan, ito pala po ay isa sa mga pinakamatanda na simbahan dito sa atin sa Archdiocese of Manila. Sa katunayan, noon pong 2012, ipinagdiwang ang 300 years. Wow, ganoon na kaedad ang simbahan ng Santo Niño de Pandacan. 300 years. 300 years. Kaya nga, alam ko, by that time, nung 2012, namahagi sila ng mga replika. Nung itim na Santo Niño, no? At sabi Father Paul, ito daw imahen ng Santo Niño de Pandacan ay kulay itim sapagkat ang paniwala ay iniukit ito sa kaparehong kahoy na ginamit sa pag-uukit ng Senyor Nazareno ng Quiapo at gayon din ng Birhen ng Antipolo. Ah, isang batch ito. Oo. Ang gawin, magkakataropa. Oo. Santo Niño de Pandacan, Antipolo, Birhen ng Antipolo, at yung Poon Jesus Nazareno. Ayun, oo. Mga colored sila. Oh, Santo Niño kasi, familiar tayo, Santo Niño, no? Pero kakaiba pala ito kasi colored, no? Oo. So, madali ang sabi ay maitim, no? Pero wala namang kinalaman yung salitang pandakan sa height o sa ng Santo Niño. Hindi, hindi. Ano ba, Father, ang sa height, bunga ng iyong alam mo yan. Oo. Yan daw ay galing sa salitang pandan. Diba? Ah, pandan. Bungo pandan. Hindi sa pandakan. Hindi. Pandan. Kasi ito daw imahin na ito ng Santo Niño ay nakita sa taniman ng mga pandan. Pag napunta ho tayo dyan sa pandakan, merong isang balon doon na sabi nila ay balon na Santo Niño. At malapit daw doon nakita itong imaheng ito ng Santo Niño de Pandacan. At alam niyo na may mga Espanyol, hindi nila ma-pronounce yan eh, no? Yung pandan. Pandan. Kaya sa pandakan. Oo, naalala ko meron akong Spanish teacher, no, nang tawag niya sa taxi ay Tasi. Very interesting yan, Father Domi. Babalik tayo sa mga research mo. Samantala, dadakot na po tayo ngayon sa Santo Niño de Pandacan Parish kay Father Pawas Prayer at mga kasama niya. Ayun. Magandang bakas, mga kapanalig. Father Asper, Society of Saints. Live po tayo ngayon sa Radio Veritas, ang radio ng simbahan. Gayun din sa Veritas official page. Nandito po tayo ngayon sa Santo Niño de Pandacan Parish, Maynila. Siyempre, matutunghayan ho natin ngayon yung tagisan ng talino ng mga parishioners sa Biblia at sa liturhiya ng simbahan. Siyempre, malalaman din ho natin sa kanilang butihing parish priest na si Father Sunny Declaro. Ano nga ba yung mga biblical initiatives at programs ng parokya? Okay, kumusta kayo, mga taga-Pandacan? No? Santo Niño de Pandacan Parish. Okay. So, bago ang lahat, I think we have to call in ang butihing parish priest ng Santo Niño de Pandacan Parish na si Father Sunny Declaro. Hello, Father Sunny. Kumusta po kayo? Mabuti naman po. Magandang gabi po sa inyo, sa mga nanonood at nakikinig ng Radio Veritas. At congratulations din, Father Paulo, sa initiative ng St. Paul dito sa inyong Sambuhay Parish. Bible Encounter. Yan. Pasalamatan natin ng St. Paul. Hello? Maraming salamat rin
po, Father, sa inyong mainit na pagtanggap sa amin dito sa inyong parokya. Ito pong katanungan namin, maaaring bigyan niyo ko kami ng brief background, yung historical background ng inyong napakagandang parokya, napaka-active and dynamic parish. Salamat, Father. Kanina sa introduction, nakikinig ako, no, at nabanggit doon ang kaunting kasaysayan. Ang parokyang ito ay na-establish noong 1712. At nagdiwang na nga, katulad ng sinabi kanina, ng 300 years. At ngayon ay pumapalo na sa 307. At natutuwa tayo sapagkat habang tumatagal, ay lumalalim at nagiging aktibo ang pananampalataya ng mga taga-Pandakan. Yun ho ang napakaganda sa nangyayari sa atin ngayon, ang kanilang malalim na pagtanggap sa salita ng Diyos. Okay, Father, ano nga ba yung pagkakaiba ng features ng inyong Santo Niño? Doon sa Santo Niño de Cebu, meron ba silang malaking pagkakaiba? Sa feature, well, una kahoy itong Santo Niño ng Pandakan at nabanggit ka kanina ay itim na medyo nag-fade na din naman ngayon at bumabalik sa marahil mapusyaw na kulay. No? At ang mata nito ay kakaiba. Talagang parang nakatingin sa iyo ng malalim at may tatlong sinag. No? Ang tawag nila ay tres potentials. No? Faith, hope, and love. At ang isa pa ay ang Santo Niño, kung makikita mo ng malapitan, eh nakatungtong sa Biblia. Nakatungtong siya sa Biblia. Yan ang imahen ng Santo Niño de Pandakan. Okay, maraming salamat, Father Sunny. So tumako naman po tayo sa mga biblical initiatives o programa ng parokya. Paano nyo pinapalaganap yung mabuting balita dito? Ano yung mga programa ninyo? Especially, how you, would you invite the youth ng parokya pag-aralan? You know? Una, muli naming binubuhay o pinalalakas yung tinatawag na basic ecclesial community. Kapitbahayan, of course, alam mo naman sa kapitbahayan, nandyan ang pamilya, ang mga magulang, ang mga kabataan, at yan ay nakaugat, nakasentro sa pagbabahagi na ng salita ng Diyos o ng Biblia. That's number one. Ang number two, sa mga formation program ng parokya, lalong-lalo na yung Parish Renewal Experience. Ang Parish Renewal Experience is nothing but a reflection of the Word of God. Yung proseso dyan, una, binabasa ang salita ng Diyos. Pagkabasa ng salita ng Diyos, may magpapaliwanag sa salita ng Diyos. Tapos may magbabahagi tungkol sa karanasan nila sa salita ng Diyos. At yan ay nagiging sentro ngayon sa renewal ng parokya. At hindi lamang po yan, ini-encourage natin yung mga organization that before they start their meeting, bago sila magsimula ng kanilang mga pagtatalakayan, dapat nagninilay muna sila ng salita ng Diyos at i-connect nila ang kanilang talakayan sa salita ng Diyos. Ayun lang po, Father Paulo. Okay, maraming salamat, Father Sunny. Okay, I think excited na po. Hello? Yeah. Excited at ang ating mga kapalari, ang ating mga kapalari. So, maraming salamat, Father. Thank you, Father. Thank you. Klaro, sa inyong pagtanggap sa amin. Okay. Ready na ba kayo, mga kapalari? Salamat po. At bago ang lahat, kukumustahin muli natin sina Father Dom na ngayon ay live sa Radio Veritas. Maraming salamat, Father Pau, at magbabalik po tayo pagkatapos ng ilang paalala mula sa ating himpilan. Sambuhay Interactive. Karanat ng kiligin at ating laruin, totogin sa kino. Pati sweepstakes partner tayo. Gadget din ang makakaskash ng swerte. At bagong small town lottery. Kaginhawahan kinabukasan. Lahat ng limitin makakamtan sa PCSO.
Meron kape, numero 1 kape. Mixed and mixed and herbal coffee. Pagod na pagod, pag ako'y naka-mixed and coffee, talagang gabi ang energy. Talaga makakatulog ka na lang mahimbing. Ating kape, mixed and herbal coffee. Everyday po yung mixed and coffee, lalong na-improve po yung ano ng bowel movement ko. Ang ating kape, mixed and herbal coffee. Ang ating kape, mixed and herbal coffee. Ang mixed and herbal coffee, mabibili sa Ersan Pharmacy, Noveca Drugstore, Value Health Drugstore, Mylene Pharmacy, at Doc Alternativo Center. Santon Plus Herbal Capsule. Ako si Portia Andrade. Sumasakit yung ulo ko. Narinig ko sa radyo, Santon Plus. Sinubukan ko magamit. Ngayon, yung ulo ko hindi na sumasakit. Maraming salamat sa Santon Plus. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Problema ba sa signal? Alam mo ba kung bakit at kung papaano rin ito masosolusyunan? Maaring may epekto ang signal ng radio station na iyong pinakikinggan. Depende sa mga nakapalibot sa ating kinaroroonan. Halimbawa narito ang mga gusali at iba pang mga obstructions na nagpapahina sa radio path ng signal sa ating radio receiver. Sa ilang solusyon, panlabas na antena ay maaaring makatulong na ikokonekta sa antena ng iyong radyo. Isang paalala mula sa inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Sambuhay Interactive, kapanalig, kasambuhay, kasali ka. Balik mo tayo sa Radyo Veritas, sa atin pong Sambuhay Interactive. Ito po si Father Paul Marquez, kasama ko po si Father Domi. At itutuloy po natin ang ating kwentuhan tungkol sa pinagmulan ng Santo Niño, Pandakan Parish. Very briefly, susundan po natin ng konti yung sinabi ni Father Sunny Declaro kanina, no? Maliban sa napaka-interesting po na yung palang imahen ng Santo Niño de Pandakan ay nakatungtong sa isang bukas na libro, no? Para bang word made flesh talaga, ba? No? Ang kwento ng Santo Niño. Meron pong natatanging himala na kinokommemorate tuwing ikatlong linggo ng Easter. Ang tawag po dito sa Pandakan eh Pista ng Sunog, no? Eh tamang-tama magmamarso na, no? Oo nga. Fire Prevention Month. Ayun, oo. Ang kwento daw dito, Father Paul, ay nung panahong 'yon, ang kuraparo ko daw ay si Father Silvino Manalo at nagkaroon ng sunog at ang ginawa ay iniakyat ang imahen ng Santo Niño sa kampanaryo ng simbahan at iniharap kung saan naroroon yung sunog. At sabi nila, nag-iba daw ang ihip ng hangin. Mm-hmm. At dahil po doon ay naiwasan ang pagkatupok ng simbahan. Wow. Kaya yun ang ginugunita po nila tuwing ikatlong linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. Third Sunday of Easter. Oo, third Sunday of so Easter. So parang pasasalamat nila yun, ano? Mm-hmm. Mula noon hanggang ngayon, no? Naalala nila yung napakalaking blessing na yun. Siyempre, no? Oo. Papasalamat po tayo sa mga nag-text sa atin, lalo na po si Kapanalig Ramon. Sabi po niya, ang ating mga pinag-uusapan ay very enlightening. Please pray for my healing of my mild colds, left arm pain, stiff neck, mild chest discomfort, normal BP, strength, good health, divine protection. Thank you and God bless. Yan si Kapanalig Ramon. Atin pong text line dito ay 0918-837-4827 o 0918-VERITAS. Mag-text na po kayo para sa inyong mga prayer requests. Mm-hmm. Balik tayo sa ating topic ngayong araw ng kapistahan ng Chair of St. Peter the Apostle. Father Domi, anong masasabi mo sa piyestang pinagdiriwang natin ngayong araw? Oh, kakaiba itong piyestang ito. Ano? I'm sure hindi ito tungkol sa isang piece of furniture, ano? Ah, yung nga ang tanong. Not literally. Mo, yun ang tanong ng marami. Ano bang Feast of the Chair of Peter? Alam mo, Father Paul, may kwento ko ng konti. Kung ako'y pumapasok sa simbahan, tinitignan ko yung main altar. Mm-hmm. At curious ako noon, ano ba nasa main altar ng St. Peter's Basilica sa Roma? At totoo nga, sa ilalim nung iconic na
stained glass window ng Holy Spirit, nando doon yung isang bronzing upuan na itinataas ng apat na obispo, no? Sabi nila si ano daw yon, San Agustin, San Crisostomo, mga apat na obispo, mga doctors of the church, no? And magandang paglalarawan yon. Ano ba ang ibig sabihin nitong kapistahang ito, no? Na pinapakita rito yung napakahalagang papel na ginagampanan ng Santo Papa bilang obispo na Roma. Na hindi lamang siya obispo ng diocese ng Roma, kung hindi, sabi nga nila, siya ay presider ng pagkakaisa at pagmamahalan ng lahat ng simbahan sa buong daigdig. Kaya siguro yung chair na yon ang nagsisimbolize ng pagiging presider niya. Yun, oh, diba? Tama. Sede yun eh. Sede in Latin yata. Sede. Santa Sedes. Kaya nga, from the seat. No? Katedra. Ex-katedra. Yun. At alam niyo, Father Paul, itong ganitong takbo ng ating discussion ngayong gabi, habang ating pinaghahandaan yung Bible quiz sa parokya ng Santo Niño de Pandacan, ay in a sense nagpapahiwatig sa atin gaano ba dapat kalalim ang involvement ng mga leader ng simbahan, hindi lamang sa usapin ng simbahan, kung hindi sa usapin ng lipunan. Mm-hmm. No? Diba? Kasi mayroong opinion na ang mga pari daw, obispo, ay hindi na dapat nakikialam sa politika. Nako, mamumura tayo dyan. Talagang mainit na issue ito para sa ibang mga kapanalig natin. Mas gusto nila siguro na ang pinag-uusapan lamang natin palagi tungkol sa salita ng Diyos. No? Kasi yun ang talagang tingin nila sa atin. No? Men of God. So, pag-uusapan ay tungkol sa gospel, sa Bible, ayaw na nila na magbabanggit tayo tungkol sa siguro sa current events, no? Lalong-lalo na tungkol sa politika. Ano masasabi mo dyan, Father Domi? Hindi natin pwedeng ihiwalay ang takbo ng araw-araw na buhay sa mensahe po ng Ebanghelyo. In fact, kung tayo po'y nagninilay sa gospel, Father Paul, di ba? Meron tayong ginagawang life application. At siyempre, kung inilapat mo na sa pang-araw-araw na buhay ang mensahe ng Ebanghelyo, you will touch on values, di ba? And pag sinabi mong values, hindi lang naman personal values yan eh. Kung minsan may kasama riyang financial values, no? Meron ding kasama riyan siyempre na political values, no? Ano ang iyong kikilingan sa mga usapin na lalo-lalo na may kaugnayan sa hustisya o injustisya, di ba? Mga usapin ng kapayapaan at yung mga maayos na pagtrato ng mga manggagawa, uring manggagawa, no? Naalala ko po si Pope Francis noong pong Mayo ng taong 2015, may sinabi si Pope Francis, sabi niya, politics may be dirty, but Catholics have to enter it. Oh. Marami nga nagre-reklamo na parang wala na raw nangyayari sa bansa. Eh, nakakalungkot kung sino yung mga may kakayanan, yung mga may malasakit, sila naman yung ayaw pumasok sa politika. Kasi nga ang sabi nila, masyadong marumi. Ayaw naming mabahira. So nawawala ng pakikisangkot, no? Kaya kung gusto natin sanang magkaroon ng pagbabago, di sana maging bahagi tayo ng pagbabagong 'yon. Sabi nga, we make the difference. And hopefully positive difference. Ang ating pong pinakagabay sa ating paglahok sa anumang gawaing panlipunan palagi, of course, ay ang salita ng Diyos. At ang mga obispo, ang mga pari, ang siyang pinaka-teacher o guro, no? Siya ang nagbibigay ng paggabay sa atin. At ang gamit lamang naman nila palagi ay Word of God. Diba, Father Domi? Word of God at saka, syempre, Father Paul, yung mga tinatawag natin na
magisterial teachings of the no, church. Simbahan, no? At saka ang tradition. Ayun. Hindi natin pwedeng isang tabi yun o baliwalain. Tama. Kasi bahagi na yon ng ating pagiging simbahan o people of God. Mm-mm. So yung tatlong yon, the Word of God, Magisterium, at ang ating tradition. Tama. Oo. Ang pinagmumulan ng official teaching ng simbahan ay ang ating Word of God. Okay, so babalik tayo sa ating mamayang konti. Puntahan natin ulit ang Santo Niño de Pandacan. Samantala sa ating pagbabalik, pagkatapos ng ilang paalala mula sa ating himpila. Sambuhay Interactive. Makinig. Hati ng Veritas 846 Radio Totoo. Ang tinapay ng buhay. Pagbabalaya. Papuri sa karunungan mula sa aklat ng kawikaan. Ngayon aking anak, ako nga ay pakinggan, sundin ang payo ko't liligaya ang iyong buhay. Ang tinapay ng buhay. Inihatid ng Veritas 846 Radio Totoo. Pebrero 1986, EDSA People Power 1. Salamat po. Nandito po si Enrile po ito, si Juan Ponce Enrile. Hindi ko na sinasabing ministro sapagkat tinanggal na po ako ni Presidente Marcos. Mabuti naman para ako ay kasama na ng bayan. At ang hinihiling ko sa inyo na nakikinig sa akin ay huwag kayong matatakot at sana'y mapayapa ang inyong mga ginagawa para sa ganun, eh, wala silang dahilan na gagawa ng hakbang na hindi karapat-dapat na gawin sapagkat baka ang inaantay nila ay huwag kakagulo para sa ganun lilipulin lahat ng mga tao ng bayan. EDSA People Power 1, 33 taon na ang nakakaraan, isang paggunita sa makasaysayang tagpo ng EDSA People Power 1. Ang Veritas 846 Kapanali, tungo sa 50 taon ng pagpapayag ng mabuting balita. Makinig, Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa hudyat, ganap na pong 30 minuto makalipas ang 8 ng gabi. Sambuhay Interactive. Kapanalig. Kasambuhay. Kasali ka. Magbabalik po tayo dito ngayon sa Santo Niño de Pandacan Parish dito sa Maynila para sa ating Sambuhay Interactive Parish Bible Encounter. Okay, bago ang lahat, i-review po muna natin ngayon ang ating mechanics para ho sa ating Parish Bible Encounter. Una sa lahat, bubuo ho ng team na may 3 miyembro na magre-represent ho ng kanilang parish organization. Ikalawa, yung mga tanong ho ay mula ho sa mga pagbasa sa ating liturgy mula ho Lunes ng 7th week in Ordinary Time hanggang ho sa Linggo ng 8th week in Ordinary Time. Babasahin ho natin sa Filipino yung tanong, ngunit maaari ho nilang sagutin in English or Filipino yung tanong. Yung mga katanungan ho, syempre, manggagaling ho yan sa sinabi na natin kanina, mula ho sa Lunes hanggang sa Lunes ng 7th week in Ordinary Time at Sunday ng 8th week in Ordinary Time. Syempre, yung reviewers ho na gagamitin ng ating mga kalahok ay mula ho sa ating mga St. Paul's products, Sambuhay Miselet, 365 Days with the Lord, Pandasal, Simbahay, at syempre ho, Biblia, approved by the Commission on Liturgy. Syempre, alam ho natin na very much excited ang ating mga kalahok, pero kailangan ho muna nilang hintayin ang go signal. Saka ho sila mag-uunahan sa buzzer. Isang member lang ho ng team ang pupunta sa buzzer at sasagot.
At kung sino ang may alam at sure sa sagot, ang pupunta sa buzzer at pipila. Pag mali ang sagot, na nakauna sa pila, yung susunod na team ay pwedeng mag-steal. Pwede siyang magbigay ng tamang sagot. Isang tamang sagot ay katumbas ng isang punto. Ang grupo na unang makakakuha ng 3 points ay siyang tatanghaling panalo. At meron ho tayong mga resident judges para ho sa ating Bible quiz ngayon. Si Father Dean Doputo at si Brother Baste, you know, Magadya. Okay, sila ho ang magva-validate ng ang tamang sagot ng ating mga kalahok. Siyempre ang kanilang pasya ay final at irrevocable. All right. So, naunawaan niyo ba ang ating mechanics, mga bagets? Okay. It's time to meet our participants sa ating Bible quiz ngayon dito sa Santo Niño de Pandacan Parish. Unang team, ang Caritas Scholar. Sila ho ay binubuo ni Noreen, ni Nash, at ni Joshua. All right. Okay, ang ating ikalawang team, ang Altar Servers. Palakpakan natin, hindi ho sila pauli. Si Gian, si Patrick, at si John Ray. Okay. At ang ating ikatlong team, ang Charismatics Group na binubuo ni Janelle, ni Arlene, at ni Cherry. And finally, syempre hindi pa huhuli ang Singles for Christ na binubuo ni John, ni Twal, ni Thalia, at ni Warren. Ikaw ba si Marimar? Si Thalia? Okay. So, are you ready? Are you ready? Okay. Unang tanong. True or false? Sa Ebanghelyo ni San Lucas, chapter 6, sinabi ni Jesus, gawan ninyong mabuti ang hindi napupuot sa inyo. Go! Sino ang nauna? Ang Caritas team, Joshua, ano ang iyong sagot? True or false? Tama po, true. Okay, ang tamang sagot ay 1, 2, 3. Siyempre, dalawa lang naman talaga ang maaaring sagot dyan. True or false? False. Okay, congratulations, Charismatic. 1 point. Okay. Ikalawang tanong. Multiple choice. Sino ang commander ni Haring Saul nung pumunta sila sa ilang sa Ziph upang tugisin si David? Letter A, Abesai. Letter B, Absalom. Letter C, Abner. Or letter D, Abimelech. Go! Sino ang nauna? Okay, ang Altar Servers, Patrick. Ano ang iyong sagot? Letter A, letter B, letter C, or letter D? Letter C po, Abner. Letter C. At tama ang iyong sagot. Okay. So, 1 point for the Ministry of Altar Servers. Bawi ang mga ibang teams. Caritas at ang Singles for Christ. Ikatlong tanong. True or false? Ayon kay Jesus sa San Lucas, sa ika-anim na kabanata ng San Lucas, maging mawain tayo gaya ng ating amang mawain. Is it true or false? Please wait for the go signal. Go! Nauna, ang Caritas team, Nash, ano ang iyong sagot? Is it true or false? Tama. Tama! Tama ang iyong sagot na tama! Okay. I think tagiisang... Okay. Ilang points na sa Caritas team is it's already 2 points. Ang ating altar server, 1 point. Okay. Okay. Charismatic ang 1 point. Oh, tag-iisa. Tag-iisa sila. Caritas, 1 point. Altar servers, 1 point. At Charismatic, 1 point. Oh, talaga naman, very attentive sila. Okay. Ika-apat na tanong. Kamay sa dibdib. Multiple choice. Singles for Christ. Kailangan humabol. Ayon kay San Marcos,
the 9th chapter of the Gospel of Mark, bumalik si Jesus sa mga alagad kasama si Pedro, Santiago at sino? Oops. Wala pa. Alam. Excited. Hintayin ang choices. Letter A, si Judas. Letter B, si Juan. Letter C, si Tomas. O letter D, si Bartimeus. Go. Sino ang nauna? Sino ang nauna? The green team. Charismatic Janelle, what is your answer? Is it letter A, letter B, letter C, or letter D? B, Juan. Letter B is correct. Okay. 2 points for the Charismatics, 1 point for the altar server, 1 point for Caritas. Okay. Singles for Christ. Okay. Habol. Kaya pa yan. Number five. Fifth question. True or false? Sa aklat ni Sirach, chapter 1, verse 9, ang tinutukoy na nilikha ng Panginoon, nakita niya ito at sinukat at ibinuhos sa lahat ng kanyang magawa ay ang karunungan. Is it true or false? Go! Sino ang nauna? Sino ang nauna? Caritas? Ah, sinong nauna? Altar servers. Patrick, what is your answer? Is it true or false? True po. True. True is correct. Congratulations. Meron na ba tayong nanalo? Wala pa. Altar servers, 2 points. Charismatic, 2 points. Single for Christ. Habol, kaya pa yan. And Caritas is 1 point. Okay, kamay sa dibdib. Lapit na. Sixth question. Talaga namang matatalino ang mga taga Santo Niño de Pandacan. Very close fight! Ika-anim na tanong. Multiple choice. Ayon kay Jesus, kailan babangon ang pinatay na anak ng tao? Letter A, ikatlong araw. Letter B, ikaapat na pung araw. Letter C, ikalimang araw. O letter D, ikalawang araw. Go! Ano ang tamang sagot? Sino ang nauna? Sino ang nauna? Caritas! Habol, what's your answer, Nash? A, ikatlong araw. Very good. Ikatlong araw, letter A. Nako, it's really a close fight. Dahil 2 points for Caritas, 2 points for altar servers, 2 points for Charismatics, single. Single for Christ. Habol. Habol pa. Kaya pa yan. Okay. Lapit. At kamay sa dibdib. Okay. Ang unang makakakuha ng 3 points, siya ang tatanghaling winner ngayong gabi. Our 7th question, true or false? Ang 12 pinatawag ni Jesus sa 35th chapter ng Gospel of Mark ay mga tagasunod ni Jesus. Is it true or false? Kamay sa dibdib. Go! Sino ang nauna? At meron na nga ba talaga tayong winner ngayon? Meron na nga ba talaga tayong winner ngayon? Okay. Ano ang iyong sagot, Janelle, from the Charismatic Group? Is it true or false? Tama. Tama. Meron na nga ba tayong nanalo ngayon? Ano sa tingin ninyo, mga kapanalig, mga sambuhay? Meron na tayong nanalo ngayong gabi. Congratulations, Charismatics! Okay. Lapit po ang mga Charismatic Group. Lapit. Congratulations sa inyo. Binubuo ni Cherry, ni Arlene, at ni Janelle. Oh, salamat po. Salamat sa Paprice. Paprice mula ho sa St. Paul's.
tatanungin ko kayo, ano ang sikreto ninyo? You know, sikreto ninyo at kayo ay nanalo. You know, ilang araw ba kayo o ilang oras lamang kayo na nag-review? Ilang oras lang po, kanina lang po. Oh, grabe, talaga lang mga ang talino kanina lang. Paano na kung isang linggo kayo nag-prepare para sa ating quiz ngayon? Ano yung natanggap ninyo? Okay, paki-labas. Ayan, syempre ang mga St. Paul's products at yan ho ang K-Plus Word Bible Diary for the Youth. Yan ho ay sinulat ng mga kabataan na contestants ng 9th St. Paul National Bible Quiz. Bible Diary for the Youth, hindi lamang ho yan para sa mga kabataan, kundi para sa mga young at heart at once young. At syempre, ito ang ating talambuhay ni Blessed James Alberione. Siya po yung founder ng Pauline Family. Kung gusto niyo hong malaman pa kung ano yung mga yung kanyang vision, you know, sa pagkakatatag ng Pauline Family, basahin niyo ang librong iyan. Blessed James Alberione. Matatagpuan ho ang ating K-Plus Word at ang Blessed James Alberione book sa ating St. Paul's Bookstore. Okay, anong masasabi niyo sa mga kabataan natin ngayon? Ano ang tips niyo sa pag-aaral ng Biblia? Apo, una po sa lahat, dapat magdasal po muna, humingi po tayo ng guidance kay Lord para po ang mga mababasa po natin ay naaayon po sa kanyang kalooban. Maraming salamat po. Okay. Maganda ang kanyang sagot. Hindi lamang pag-aralan sa isip, kundi talagang ipanalangin. Okay, maraming salamat, Charismatics, mula ho sa Santo Niño de Pandacan Parish. Back to you, Father Domi and Father Paul. Pagbabalik po tayo pagkatapos ng ilang paalala mula sa himpilan. Sambuhay Interactive. Makinig. Kung hemigat ang pasanin sa paligid o damdamin, idaan sa kaan, idalite herbal tea na yan, idalite herbal tea na yan. Narito na, Guyamax! Guyamax! May guyabano! Guyamax! May mangosteen! Guyamax! May turmeric at vitamin C! Guyamax! Nasa mercury na, 12 pesos lang SRP. Mahalagang paalala, ang Guyamax ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa inyong lahat, ako po si Father Jet Villarin ng Ateneo de Manila University. Ugalihin po natin na makinig sa Radyo Veritas, ang radyo ng simbahan. Sambuhay Interactive. Kapanalig. Kasambuhay. Kasali ka. Nagbabalik po tayo sa Sambuhay Interactive, Sambuhay Parish Bible Encounter sa Veritas. Ito po si Father Paul Marquez kasama si Father Domi Guzman ng Society of St. Paul. Papasalamat po tayo. Congratulations sa charismatic group na nanalo dyan sa ating Parish Youth Bible Encounter ngayong gabi na ginanap po sa Santo Niño de Pandacan Parish, Manila. Yehey! At pasalamat din po tayo sa kanilang parish priest, siyempre si Father Sunny Declaro at ang ating paring kasama sa remote, si Father Pau Asprer. So maraming salamat sa inyo dyan at sana tuloy-tuloy ang ating pag-aaral at pagdarasal ng salita ng Diyos. Father Domi! Oo, kung meron yung questions at may contest po dyan sa parokya ng Santo Niño de Pandacan, tayo po dito sa studios ng Radyo Veritas ay meron din pong pa-question at pa
patimpalak para sa atin pong mga listeners, mga kasambuhay at kapanalig. Ito po yung ating bonus question at sana po ay manalo rin kayo. Ayun, no? Yeah, ang tanong, prices. Oo. Ano ba ang tanong, Father Paul? Ang tanong natin para sa gabing ito, anong sakramento ang pinagtibay ni Jesus nang sabihin niyang kaya huwag paghiwalayin ng tao ang pinagbuklod ng Diyos? Uulitin ko po, anong sakramento ang pinagtibay ni Jesus nang sabihin niyang kaya huwag paghiwalayin ng tao ang pinagbuklod ng Diyos? Tumawag na po kayo sa Radyo Veritas 0918-837-4827 or 0918-VERITAS. Mag-text po kayo. Huwag na kayo tumawag kasi mahal. No? 0918-837-4827. At may winner ang tayo nanalo last po week, sa ating question last week. Ito po yung question, kung natatandaan nyo, ano ang ibig sabihin ng Pedro o Peter? At ano ang sagot, Father Doms? Bato. Bato. Pero hindi yun tumatakbuhan. Bato or rock. Yan. At ang nanalo po ay tatlo. Ang unang nag-text sa atin at tama ang kanilang mga kasagutan. Okay. Sina Lourdes Mercado ng Bulacan. Clap, 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 clap. Angie San Agustin, wow, ng Binangonan, Rizal. At Victoria Palti ng Santa Maria, Bulacan. Uh-huh. Yay! Maghintay lang po kayo ng aming abiso kung paano nyo makukuha ang mga premyo, okay, na galing po sa St. Paul's. Lourdes Mercado, Angie San Agustin, at Victoria Palti. Uh-huh. Okay. Balik po tayo ngayon sa ating remote kay Father Pau as prayer at sa kanyang mga kasama. Aha. May tanong din yata sila doon, ano? Oo. Father Pau? Okay, mga kasambuhay, mga kapanalig, live po tayo ngayon dito sa Santo Niño de Pandacan Parish dito sa Maynila. At isa hong kanilang isang parokyano meron hong katanungan para ho kaya sa inyo, Father Paul at Father Domi. Hello. Hi, ma'am. Kumusta po? Ano pong inyong pangalan at anong organization? Ako po si LB Durango. Ako po ay sa Lictors Commentators po dito sa Parish ng Pandacan. Okay. Ano po ang kasagutan na kagad? Ano po ang inyong katanungan, ma'am? Para kanila Father Domi at kay Father Paul. Ito po ang aking katanungan. Ngayon po ay Feast Day ng Chair of St. Peter. Ano po ang kahalagahan nito para sa atin mga Roman Catholic? Durango ng Santo Niño de Pandacan sa inyong katanungan na sasagutin para sa atin ni Father Domi Guzman. Ayun. So ngayon po ay tama kayo, kapistahan po ng Chair of Peter. Yung petsyang yan, February 22, siya nga pala ay yan daw po sa kasaysayan ang panahon na si San Pedro ay nagsimulang manungkulan bilang leader ng simbahan sa Antioch, no? Sa Antioco, kung saan muna nagkaroon po ng isang community ng mga Jewish at mga Gentile Christians. Ang chair o luklukan po ay una sa lahat simbolo ng pagiging pangulo, no? Kaya nga sa ating pong banal na misa, halimbawa, meron tayong presider's chair. So, lahat tayo nagse-celebrate. We are all celebrants of the Mass. Ngunit, isa ang tagapangulo. At yun po ang unang-unang pakahulugan itong kapistahan natin ngayon, no? Para po sa atin sa Roman Catholic Church, although ang obispo sa bawat diocese ay merong certain degree of yung tinatawag natin na yung autonomy, no? So ang obispo ay leader ng kanyang local na simbahan. Magkaganon man, we recognize na meron pong mahalagang papel ang Santo Papa upang buuin ang simbahan. Mm-hmm. Okay? Pero maliban po diyan,
ang chair din ay simbolo ng pagiging guro. No? 'Di ba sa university, yeah. Father Paul, meron tayong professorial chair. Yun, may professorial chair, no? So ito rin po ay kung ganon, reminder sa atin na ang Santo Papa ay hindi lang po leader, siya ay guro, tagapagturo. Teaching authority, yes, pala yan. Yes, ano, magisterium ng tawag natin doon, especially regarding faith and morals. Mm. Yun. Oh. So palagay ko sa isang maikling pananalita, yun po yung pwede nating ibigay na sagot dyan sa napakagandang katanungan po niyan, sister. Thank you, Father Domi. Sister Elvi, ano, happy ka ba sa sagot ni Father Domi? Okay, Ma'am Elvi. Kumusta ho? I hope naliwanagan kayo ng pagpapaliwanag ni Father Domi. Maraming salamat din po at napakaliwanag po ng sinabi po ninyo, Father. Okay, maraming salamat, Ma'am Elvi. At maraming salamat po sa parokya ng Santo Niño de Pandacan Parish. Okay, sa una ho ng kanilang butihing parish priest na si Father Sunny De Claro. Maraming salamat! Thank you sa inyong mainit na pagtanggap sa amin, dito. Okay, next week ho, abangan nyo po kami. Sacred Heart of Jesus Parish sa Old Santa Mesa. Kayo ho ang aming susugurin, you know, next Friday. Susugurin sa salita ng Diyos. You know? Okay, muli maraming salamat, Santo Niño de Pandacan Parish. At ako po si St. Paul, doing all for the gospel. Sumain niyo ang katotohanan. At mga participants ng ating Bible quiz ngayong gabi, pati na po ang kanilang mga advisors dyan, lalong-lalo na po ang kanilang pinakamahal na parish priest na si Father Sunny De Claro. Binabati po natin ang nagdiriwang ng kanyang kaarawan sa araw na ito, si Justice Raul Victorino. Happy birthday po. Uh-huh. At isa pong regular listener, si Lourdes Rodriguez. Ayun, ng Binakayan, uh-huh, Cavite. Uh-huh. At syempre po, ang kasama natin dito sa studio, si Brother Edong Dantes. Wow, na magbe-birthday po bukas. Oo. So, masaya-masaya tayo na nakatapos na naman tayo ng isang parish Bible encounter, Father Paul, no? Yes, Father Dom. At sa susunod na linggo, tayo po ay sana makasama ka namin next week. Doon tayo sa Sacred Heart of Jesus Parish sa Santa Mesa yata, sa no? Sa Old Santa Mesa. Old Santa Mesa. Oh, Santa Mesa. Ano ba tawag? Santa Mesa Heights ang tawag nila dyan nung araw, eh, no? Inaanyayahan natin ang ating mga kapanalig at kasambuhay na mag-ready po at maki-join sa ating programang Sambuhay Interactive next week. Oh. Sa ating pong pagdiriwang ng Chair of St. Peter, napakaganda rin pong paalala sa atin na ang Diyos sa katauhan ni Jesus ay patuloy na nagtitiwala sa tao. Mm-hmm. Lalong-lalo na sa ating present-day Pope, walang iba kung hindi, si Pope Francis. Ayun. Kasi alam mo, Father Doms, di ba, nakita naman natin sa Bible na kahit na itong si Pedro ay sablay, hindi lang minsan, kung hindi maraming pagkakataon, pero nung namatay si Jesus, muling nabuhay, hindi niya binawi yung ibinigay sa kanyang tungkulin na maging rock. No? Uh-huh. Sabi niya, on this rock, I will build my church. Oo. At alam mo, Father Paul, meron tayong tinatawag na the grace of the office. Totoo. No? At palagay ko yan din ang isa sa mga message na itong Chair of Peter na kapistahan ngayon. Sino man ang luluklok bilang kahalili ni Pedro, ay nando doon ang pagbibiyaya, nando doon ang empowerment ng Holy Spirit, no? Kasi yun din naman ang pangako ng Diyos sa atin, I will not leave you orphans, no? Oh, if I choose you, I will provide the grace yun, necessary, no? For the work. Siya nga pala, no?
panalangin po talaga natin ang Santo Papa ngayon kasi meron silang ginagawang meeting ngayon sa Roma, yung meeting nila for the protection of minors, di ba? At ang Cardinal Tagle ay kasama, no? Sa mga speakers doon sa hiningi na parang pagsasama-sama ng mga obispo na yon upang tukuyin yung topic na yan, protection of minors in the church. At ang atin pong mga obispo, meron din pong nakaschedule, alam natin, na ad limina visit diyan sa Roma. Yan ay para bang regular. Every 20, alam ko, every 20, 25 years yan eh. No? Na bumibisita sila. Kailangan pakita nila ang mukha nila doon para maalala naman sila na. Gano ba yun? Bilang pagpapakita ng check attendance. Oneness. Among oneness, many others. Oneness with the Pope. Okay, Father, tayo ay mananalangin na ba? Mananalangin na tayo. Abangan po nyo kami next week sa Sacred Heart of Jesus Parish, Old Santa Mesa, Manila. Ready na po ang mga Bible students natin dyan. So tayo po ngayon ay dumako sa isang panalangin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Papagpalang Ama, marami pong salamat sa pagkakaloob mo ng banal na tungkulin ibinigay ng iyong anak na si Jesus kay Pedro na siyang naging haligi ng simbahan na nais mong itayo dito sa lupa. Nananalig po kami, O Diyos, na patuloy mo kaming sinasamahan sa pamamagitan ng paggabay ng Santo Papa. Gabayan mo po si Pope Francis sa gitna ng mga maraming pagsubok at daluyong na sumasagupa sa simbahan. Nawa po ay malampasan na namin lahat ang mga pagsubok na ito, manatili kaming umaasa sa iyong tulong at awa. Tuloy kaming mga mananampalatayang marunong manalangin, makinig sa iyong tinig, magpagabay at sumunod sa iyong mga halimbawa. Tulungan mo po, O Diyos, ang mga kapanalig naming nakikinig sa mga sandaling ito, lalo na po ang mga may sakit, ang mga may dinadalang mabibigat na suliranin sa buhay, lalo na po ang malapit ng mga pumanaw. Nawa po, Diyos, ingatan mo sila, ipuin ang iyong mapagpalang kamay at bigyan mo sila ng bagong sigla at kalakasan. Hiling namin ito kay Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Ito po muli si Father Paul Marquez ng Society of St. Paul. At ako naman po si Father Domi Guzman ng Society of St. Paul. Doing all for the gospel, sumainyo niyo ang katotohanan. Inihandog ng Society of St. Paul Philippines Macau at Veritas 846 ang Sambuhay Interactive. Isang oras ng Parish Youth Bible Encounter on Air. Enkwentro sa buhay at pagsamba. Sambuhay Interactive. Tuwing Biyernes mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Dito sa Veritas 846 ang radyo ng simbahan. Sambuhay Interactive. Kapanalig, kasali ka. Sambuhay Interactive. Makinig.